anak ng pating. Magandang araw mga kabugsay, kasagwan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ako nga pala sa The Fisherman Fishing Adventure. Mayroon po tayong content na gagawin ngayon na bangkang gamit ang tabla na pinagtagpi-tagpi. Guys, ito yung gagamitin natin sa paggawa ng bangka, mga gamit sa paggawa ng bangka. Ito, tagari. L-squares guys, ito. Barina guys, barina. Tapos ito. Ano guys, cutting this guys, pang kahoy. Maso para pag gamit sa pag, ano, pag tagpi-tagpi doon. Pamalo. Ito, panukat guys. Siyempre, may lapis tayo. Ito pang sikwat saka pang align lang doon sa tako. So guys, yung ano, ginamit namin pang dugtong, stainless to na number 3. Kasi laki ng number 3 na pako para hindi kalawangin. Ito yung nagsisilbing pang dugtong doon sa may ano, sa may tabla na tatlong tabla na yun para maging isang kasko, nagsilbing kasko na siya. Tapos ito naman yung epoxy. Gamit yung 1 liter to, 800 plus to guys, yung dalawa na to. Ayan, nabawasan na to, hindi ginamit dyan kanina. Ito naman guys, yung ano, yung ganito yung tabla na inano namin. Dos yung kapal, tapos, yan, halos ano lang siya, 5 inches lang, kaya pinagtagpi-tagpi para maging halos ano to. Roller to, tupit yung lapad. Guys, gagawa tayo ng arka ni Nui. Yan na guys, pag dug hindi mo natin sasagat ko, lalagyan mo na epoxy. Ah. Sige, sige po ta. Sige pa. Tsaka-tsaka lang para mabuo. Parang epoxy. Sige pa, yuk. Sige pa. Parang sumigsag ng konti. Ha? Baling. Yan, medyo pumaling. Straight na ba? Yan. Tapos ito, pipigilin. Papaluin mo dyan. Dito, para hindi siya lumihis. Sige. Sige. Sige, sambal. Sige po. Yan. Isa daliri, ha? Sige po. Yung layo. At para may pasok pa yun. Itapat ko kayo daliri ko yun. Para... Sige, itapat mo. Sige po. Okay. Okay. Pag-ipon siguro lahat na. Okay na. One daliri na yun. Yes na yan. Okay. Ito na guys, haluin na natin yung maripog si isang so kasi ito, letter yan tsaka B. Hindi titigas guys pag walang ENB cam. Oh, ENB parang hindi siya titigas pag hindi siya isa lang. Pwede na yan? Parang sa steel box, epoxy rin. Oo. Yo, discarte ba nito, yo? It's kind of the official man. This is my first time na ano, mag ano nito guys eh. First time na ma-invento? Di, dati tumula kay Airpat nang nagumasya ng bangka. Eh, alam mo na yan kung paano magtimpla ng epoxy eh. Tatarong ka pa. Yung pagawalan ng bata guys yung alam ko eh. Ayan lang. Oh, tapos pwede na yan. Matigas na yan. Oo nga. Hindi pa rin master ko lang yung hudyat niya. Hindi pa rin master paggawa ng bata. Hudyat eh. Titigas niya. Ilan yung bata na gawa niya? Tatlo? Tatlo pa lang. Ayun din master. Ayun din master. Tanong ka sa master. Hindi. Hindi.
Hindi rin. Hindi ako yun. Si The Fisherman. The Fisherman. The Fisherman. Paghuli lang ng isda, medyo may alam tayo. Pahira mo ta. Ha? Pahira mo. Pahira na. Para walang... Ano guys? Ano si Uncle? Ayan. Pupunas ko na. Kabilahan. Ianuhin mo. Para walang talog. Birahin mo na yun. Tutulog. Kailangan. Kabilahan. Huwag mong putuloyin. Pati kabila. Eh, ganun mo ba? Ikaskas mo lang. Pataas. Umunahin dyan sa taas. Dito sa ilalim. Kailangan walang gap. Yung lahat mo nalagyan. Ganun ba yun ay? Hindi ko naman nakikita yan eh. Yung salamin ko kasi pang long distance ito eh. Tumulo na naman sa bahay. Kaya pagka malapit, tinatanggal ko pang gano'n. Pero pagka sa malapit, hindi nakakakita eh. Hindi na ano na, gano'n. Manihin mo na kasi. Dapat pala yung nil... Iduun tayo, iduun. Ay, kailangan nakadindin. Para ma-absorb na ito pa. Yan pala yan, para ma-absorb talaga siya. Eh, tumitigas na oh. Tayo. Hey, ano, ikis-kis mo buti. Sidiin mo ba? Ulit tayo, ah. Igilin mo dyan na yung isang tabla. Ulit tayo. Hindi tayo maabutan ng... Ito, oh. Ito. Sa gilid. Ito, ano. Yan, kailangan parehas. So guys, nalugtong na yung pinaka gitna. Nakamalupitan natin yung tasko, kumbaga sa gitna. Hey guys, para hindi siya gumalaw. Lagyan ng partial lock para hindi gumalaw. Tanggalin na niya guys pag magbubuo na siya. Sa may dugtungan. Para makapagdugtong-dugtong yung ano, yung tabla, nilagyan ng stainless. 20 PA ang ano na yan, yung stainless na yan. Pinagputol-putol PA na... kasi ang bilin niya, mga 200 plus. Pinagputol-putol lang. Tapos yan, nawang duktungan. 4 finger, no? 4 inches. Halos, so. 4 inches yung... Press yan, press. Purpose nito kaya stainless para hindi kalawangin. Para hindi siya kalawangin. Ay sasaklob dito yung tabla. Yan, pag dikit-dikit. Tapos lalagyan ng marine epoxy. Ayun ang pinaka-purpose nung stainless na pinagputol-putol. Ito pag ito sa dugtungan, guys, tatanggalin to, ito ilagay ito. Sabay papakuan siya. Dito sa ilalim papakuan na ganun. Tapos dito yung pag nalagay na yung mga tabla dyan, dito, lalagyan ng pagano'n yan guys, na marap ng patibay. Tapos sabay lalagyan ng mga ano yan, lalagyan ng brace, mga gusok. Yan ang kaposti-posti nila. Yan ang kaposti, pagano'n. Ngayon, makikita nyo pagano'n. Na guys, dugtungin ko muna tayong tabla diretso, dugtong lang lang po ito guys. Yun na guys. Tinamuna ka kung saan pa ka na. Yes. Titigasin mo na yung marine epoxy para maganda yung lapat. Yun. Yun kasi tama. Ganun yun. Guys, bali, dalawang tabla na yun na magka kaklo ba yun na yung epoxy. Bali may mga stainless yan o na nakasaklo yan 4 inches yung haba. Ito naman yung pangalawang tablo. Yung pangatlo ay patato. Ito na siya, may mga butas na siya. Bali dyan yung nakatikot yun yung ano. Yan. Para madugtong. Ito na naman tabaga. Mga butas din dyan. Yung pangatlo ay tablo. Pinapakilig siya para lakat na lakat. Para pag nagyan na epoxy, lakat na lakat siya. Tapat-tapat na ba siya kay lahat?
nasa club na, kaya lang hindi mo na isagad yon kasi lalagyan pa natin ng epoxy yan. Ayan, lalagyan pa ng epoxy. Ayan, halo na naman ang epoxy ngayon. Ayan, halo. Halo na naman. Ito naman guys, yung epoxy yung ginagamit. Oh. Yung type, yung B. Saka ito yung E. Yung halo, yung puti at saka kulay black. Ano siya, kailangan pag sandukan ito guys sa mga hindi pa masyadong expert. Yung kuwari, sandukan dun sa ano, yun lang ding puti gamitin mo na pang sandok dun sa isa. Tapos dito sa isa, letter B, sa letter A, isang sandok kasi hindi pwede mag, ano yan, titigas. Kasi pag nahalo na sila yung E at saka B, yan ang resulta. Ano siya, pwede na lang i-ano. Hindi din mga basta mahalo na siya. 40 seconds. Yan na guys, na ano na siya. Pupunasan na siya ng epoxy, marine epoxy. Para lumapat. Para hindi tumagas, hindi papasok ng tubig dyan. Sa pang purpose niyan, pampatiba yan. Unang purpose niyan, para hindi pumasok yung tubig saka pampatibay para lumapat din. Yan na guys, yung tapos na ilagyan ng epoxy mula dun sa dulo. Okay bro, dandan lang bro. Mano-mano, wala tayong clamp case na ano. Be careful bro. Yeah. Yeah. Be careful. Ito na guys, napagdikit-dikit na namin yung tatlong tabla na nagsisilbing ano na ito, kasko bo. Bukas, umpisa na naman namin yung paglagay sa mga bris nito. Tapos yung papakinisin pa to. Bali, ito, ano pa ng ano to, ng epoxy para hindi papasok yung tubig. Ayan na lang guys, maraming salamat sa suporta nyo. Sa sunod na video ko, abangan nyo yung update nitong bangka na to. Bye bye. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, pakisuportahan naman si The Fisherman Fishing Adventure. Siya yung nagbablog nito. So, suportahan natin, gagawa si The Fisherman Fishing Adventure ng bangka. So, ito yung bangka na yun, oh. Inulan siguro ng bangka nito, mga 8 katao hanggang 10 katao ang pwedeng sumakay dito, no? Yun lang, support lang mga kasagwan at Kalusun, Visayas at Mindanao at sa buong mundo na makakapanood ng video ni The Fisherman, The Fishing Adventure. So, supportahan natin siya at huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga bago niyang upload ng mga video. Diba?